Yo, what's up guys, it's your boy 30 back at it again for another video. So today we're talking about KYT helmet. Woo! So ayun, so KYT isa sila ngayon sa pinakasikat ng brand ng helmet ngayon dito sa Pilipinas. Kahit saan ka pumunta, makakakita ka ng KYT na rider. So, a little history about KYT. So, si KYT was born as a racing idea project by Mr. Eddie Teja Kusuma. Then, ayun, sobrang daming sikat na riders ang gumagamit ng KYT helmet. Isa na din si, hindi ko lang sure kung dami pagkakakanggit ko, pasensya na si Savvy Forest ng SBK, si Alex Espargaro, MotoGP, then Simon Corsi, Moto2, si Xavier Simeon, Moto2 din, then Andrea Yanon, MotoGP. Ayun. Then yung kanilang research and development, saka yung design facility nila, naka-base sa Europe, diba? Sobrang astig yung KYT. So ngayon, punta na tayo sa helmet. So yun guys, ito yung helmet natin. Sige, sa box pa lang, di ba? Ganda na. Okay, so let's sala natin. Yun, so makikita nyo. Sobrang ganda nung helmet bag niya. Hindi basta-basta yung string bag lang. As in, bag talaga siya. Ganda. So, naka-zipper pa siya. Then, ito na yung helmet. Ang ganda. Ano pa siya? Shining siya na yung pato. Okay, so doon naman tayo sa specs no. So ito siya guys. So this is
KYP Vendetta 2, Alex Espargaro, Prince Replica. Stig, di ba? Ganda. Yo. So, yung shell na tong helmet na to is gawa siya sa ADP. So, ano yung ADP? Advanced Thermoplastic Resin. So, sure na matibay talaga siya. Yo. Then, yung visor naman niya, ayan. Yung visor naman niya is gawa naman sa polycarbonate resin naman siya. Then with UV380 filter, then with ano na rin siya, anti-scratch rated na rin siya. Then isa pa sa mga nagustuhan ko sa visor niya, so as you can see, pin lock ready na siya. Or anti-fog ready. Then makikita niyo meron akong kinabit na WePro, yeah. Then aside dun sa pin lock ready na siya, then yung visor din niya, meron din siyang lock. So, ayan, no. Yung naka-unlock yan. Then, ito yung unlock. Then, kahit itaas mo siya, ayan, no. Naka-lock siya. Hindi siya tataas. Okay. So, yon. Then, si KYP Vendetta 2, meron din siyang QVC or yung quick visor change. So, sobrang dali lang niyang palitan yung visor niya. Hindi na kailangan pa ng tools, ng screw. So, aangat mo lang to, then may hahatakin ka dito sa gilid. Aangat na yung lens niya or yung visor niya. Ayun. So, next naman is yung sa inner liner naman niya. So, as you can see, sobrang ganda niya. Saka removable siya, saka washable. So, pag medyo may amoy-amoy na siya onte, pwede nyo siyang tanggalin sa kalabahan. Ayun. So, next naman is meron din siyang tinatawag na air pump system. So, ito yon. So, pag pinindot mo siyang ganyan, ayan, sisikip siya dito. So, parang ano siya, custom fit. Diba? Kung medyo maluwag sa dito mo, pindot mo lang dito, then automatic, sisikip na siya. Ayun. So, depende sa'yo kung gusto mo maluwag, gusto mo masikip. Ayun siya. Then, ayun pa. Then, yung last niya is naka-double D-ring na siya. Ayan siya, oh. So, para sa akin, ito yung pinaka-best, ano niya, best feature niya. Kasi, sure ka na safe ka talaga. Kasi, kahit anong mangyari, hindi ito matatanggal sa ulo mo. Sobrang secure talaga to. Ito talaga yung, kaya diba sa mga racing, ganito yung re-require nilang type. Double D-ring. So, ayun. Yun. So, ayun yung feature sa specs dong helmet. So, next naman natin pag-usapan is yung design. So, sa design, as you can see, sobrang race-inspired talaga tong helmet na to. Kasi, tignan mo to, sobrang pointy niya. As in, sobrang aggressive talaga nitong helmet na to. Ito nga palang helmet na to is kay Alex Espargaro. So, MotoGP replica siya. Kita mo naman, sobrang ano talaga, takaw mata. Agaw pansin yung design niya. So, next naman is yung ventilation. So, itong KYP Vendetta 2, meron siyang apat na vents. So, 1, 2, 3, and 4. So, dito lalagas yung... So, sa build quality naman, ayun, wala akong masabi dito kay KYP Vendetta 2. As in, super high quality talaga siya. As in, kahit yung paint, ayun, ay parang glittery-glittery siya. Then, yung sa loob niya, yung stitching, maganda talaga. Sa akin dito, may parang leather. Parang leather na po siya. Then, kahit yung mga simple, ano lang, kamukha na itong D-ring, meron din siyang brand no KYP. Then yung ano talaga, overall feel niya talaga, hindi siya yung magaan na magaan, saka yung mabigat. Yung alam mo, maganda yung pagkakagawa sa kanya. Saka kahit yung visor niya, ayun o, may brand din siya. Ganda. So yun, so punta naman tayo sa pros and cons itong KYP Vendetta 2. So start tayo sa cons. Then para sa akin, number 1, siguro is yung wind noise. So, pag tumakbo ka ng mga 70 pataas na,
medyo yun, maririnig mo na siya, parang yan, gaganon na siya. So hindi naman siya ganun kalakas, sakto lang din naman, pero ayun, siguro may improve pa. So next naman natin is yung weight. So medyo may kabigatan tong KYP Vendetta 2. And yun nga, kung maglo-long ride ka, medyo mararamdaman mo siya dito sa leg mo. So number 3 next naman natin is yung yun nga, wala siyang dual visor. So single visor lang siya. Siguro nga kasi pang ano nga ito eh, race inspired nga, racing nga ito. So wala siyang sun visor or yung dual visor niya. Then lastly, yun nga, since race inspired nga siya, wala rin siya nung ano, cut out para dun sa mga intercom Sena, ayan, wala siya yun. So nasa labas siya marami. So yun, so next naman is yung pros. Yun, so punta naman tayo sa pros ng helmet na to. So first, tingin ko syempre number 1 yung design. So nakikita niyo naman, sobra-sobrang aggressive na itong helmet na ito. Then, unang tingin ko nga nito, ang naalala ko agad yung AGV A3SB. Sobrang parehas kasi sila. As in, sobrang yung tulis niya dito, sobrang aggressive talaga. So yung style niya, then yung wing nga. Number 2, yung premium build pa. Yung nga, tulad yung sinabi ko kanina, sobrang ganda nung quality nung paint, nung mga stitch, tas naka-leather pa. Ayun. Then number 3 eh nga, sobrang affordable niya. And then 4,700 pesos lang siya. Diba? So 4,700 pesos. Ganito na kaganda yung helmet mo. Nga, next naman is yung naka ano na nga siya, double D-ring na siya. So safe na safe ka. Saka next naman natin is yung nga air pump. Sobrang nagustuhan ko tong feature na to. Kasi so, depende nga sa'yo kung gaano kasikip yung gusto mo, ano nung helmet mo, sukat sa'yo. Then, ayun nga, last but not the least, syempre yung, yung helmet bag, kasama yun sa pros. Ang ganda kasi talaga nung bag niya. Hindi lang siya yung basta-basta na bag, as in, helmet, literal helmet bag talaga siya. Pwede yung gamitin pag nagmumuli ka. Ayun, so... Lastly, would I recommend this helmet? Sobra. As in, sobrang solid nitong helmet na to. Sobrang panalo to. Lalo na sa presyo niya na 4,700. As in, hindi mo siya talaga isipin na ganun yung presyo niya. As in, ganda talaga niya promise. So, then yun nga, dahil pa niyang feature, dahil naka-double D-ring. Sobrang solid talaga to. Saka dati nga, ano pa to eh. Hindi pa siya gano'n. Nung unang labas niya, parang 4,000 lang ata siya. Nung palang crush ko na talaga itong helmet na to. Sobrang panalo talaga ito. Kahit nag-increase siya, naging 4,700, panalo pa rin talaga siya. So, ayun guys. Yun yung ano natin, review natin para dito sa KYP Vendetta 2. Sana nagustuhan niyo yung video. If nagustuhan niyo, please like, comment, and subscribe. So yun. Maraming salamat. Woo!